yun lang ang pangarap natin naman, di ba, sa aras sa asa boxer. E tapos, yung pagsabi ko yun, sir, pakanghimala ba, kinabukasan, tinawagan ako ni Jonathan Peñalosa. POWCAST SPORTS. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Ano yung pinakadahilan bakit ka huminto? Yun na ba yun yung kakasabi mo lang? Mayroon, kasi bata pa eh. Usually, pag bata pa, mukha ka namang malakas. Actually, sir, noong 2013 parang na-disappoint o na-discourage lang sa boxing kasi ang tagal ng laban, walang sparring, parang yung ganun. Tapos namatay pa yung manager ko dati, yung si Rod Nazario. Tapos parang yung mula nung namatay yung manager namin, parang wala yung lahat ng mga promotion niya. Parang kinukontak na lang kami sa labas, parang ganun na lang. Tapos sabi ko, pangarap ko na lang maka-undercard ako kay Manny Pacquiao or maka-sparring man lang. Yun lang yung pangarap ko, sabi ko. Yun, kinabukasan, parang himala, tinawag ako dun sa Jensan. Dun ako nakapunta dun sa Jensan, yung makasparring na Pacquiao. So, Tel, pinag-uusapan natin yung kay Pacquiao. Ikwento mo sa amin po anong taon nyo nangyari na natawagan ka ni Manny Pacquiao mag-sparring. Tapos, nakalabang ka pa sa undercard niya. Ikwento mo nga sa amin yung storya na yun. Actually, sir, nung nanonood ako ng TV noon, 2013 to eh. 2013, September. Tapos nanonood akong TV, may mga kasama ko mga boxer, mga ganito din sabi sa kasama ko, Jake, bago man lang sana tayo titigil ng boxing, makasparring man lang, makasparring ako kay Pacquiao or maka-undercard man lang tayo, sabi ko. Yun ang pangarap natin naman, di ba, sa aras as a boxer. E tapos, yung pagsabi ko yun, sir, parang himala ba, kinabukasan, tinawagan ako ni Jonathan Peñalosa, nasa Jensen siya. O tapos sabi niya, Dan, bibiliin ka na ng ticket namin bukas, punta ka dito, isparin ka kay Pacquiao, sabi na. Sabi ko, sir, ay sabi ko, coach, sige coach, kaya ako dyan. Noon yun, binilin ako ng ticket doon, binilin ako ng ticket. Tapos, dipad ka agad ako ng Jensen. Tuwan-tuwa ako noon, may lagnat pa ako that time, tapos nawala yung lagnat. Okay, yun yung pagkakataon ko eh, isparin ako. Sino yung kalaban ni Pacquiao noon, 2013? Kanina siya prepare. Brandon Rios. Okay. Brandon Rios. Tapos, nakasparring mo siya. Parang, dun din ba sa undercard ni Brandon Rios ka nakalaban? Oo, sir. Doon ako rin ako naka-undercard. Sige, taga. So, lumipad ka doon. Ang expectation mo, sparring lang. Kailan mo nalaman lalaban ka rin doon sa same card na lalabanan ni Pacquiao? Kasi sir, yung kalaban ko, may sparring partner din ni Senador Pacquiao. Sabi ni Senador Pacquiao, Dan. Sabi niya, Dan. Undercard ka sa laban ko. Ito yung kalaban mo, ha? Kaya mo to? Sabi ko, sige boss, sige sir, kaya ko yan, kaya ko yan. Yung ganyan, natuwan-tuwa ako nun. Kami pinagsabong. Sinuwerte ka pa. Parang parang ano lang yun, parang 2 weeks lang. Wala akong alam, alam ko lang, sparring lang talaga. Biglang sinuwerte na undercard niya ako. And tuwan-tuwa ako nun. Pare, ito pa yung kalaban mo. Tinalo mo pa. Sabi mo 2 weeks lang, tapos tinalo mo pa. O siyempre, condition ako. Ang daming mga Pilipino dun sa Macau eh. Parang ito na yung pagkakataon ko eh. Kailangan ko nang ipakita sa buong mundo. Kaya kong manalo ng ganito kahit hindi man world championship. Gusto ko ipakita yung talent ko. Kumbaga, yung pinaghirapan ko rin. Okay. So ito ba nung panahon na to, sinasabi mo bago ka mag-retired, nung nanalo ka, naisip mo pa ba na mag-retired? Ay, nanalo ako, tuloy-tuloy. Hindi, actually sir eh, nung naka-sparring ko siya, naka-undercard na ako, nakuha ko yung pangarap ko, ay, yung pangarap. Tapos na parang ganun na sa akin. Okay, nawala na yung pangarap mo. Nawala na yung pangarap ko. Nakuha ko yung pangarap ko, sir. Okay. Pero lumabang ka pa rin. Nagtuloy-tuloy ka pa rin hanggang 2017. Nakailan labang ka pa eh. Anong naging motivation mo? Hindi, actually, sir. Nagtrabaho na ako sa Hong Kong. Nung dumaban na ako sa Shanghai, comeback na ako nun eh. Ganun pala yun. Nagtrabaho na ako, sir, sa Hong Kong. Parang 2014 to 2015. Tapos sabi ko, wala akong tambay ako sa Pinas, ha. Tapos mag-boxing ako ulit. Yun. Mag-comeback ko, nanalo ko ulit sa Shanghai. Okay.
Okay, ganun pala yun. So, 2015, 2017 yung Shanghai fight mo, nanalo ka, comeback mo na yun. Anong naisipan mo at bumalik? Malaki bang sahod? Hindi, sir. Ako ni, kapag nagtrabaho ko, sir, every month eh, nandun na eh. Tsaka, baga sa akin, sinisip ko, nag-champion naman ako eh. Nag-champion kasi ako ng Philippines, WPBF. Tapos, paba sa Thailand. Kaya sabi ko, pwede na to. Parang, hindi ko na kailangan mag-world champion kasi mahirap. Yung mga katimbang ko, sir, mga senador Pacquiao, ang hihirap mga kalaban. Walang pag-asa mag-world champion, sabi ko. Okay, pero isang gandali, bago ko magtanong further, balik ko lang ako, tinakalimutan ko itanong sa ito eh. May nakausap mo si Pacquiao mismo? May sinabi ba siya sa'yo nung after nang nanalo ka? Nakausap mo ba siya? Pero ka bang naaalala na usapan yun ni Manny Pacquiao na pwede mong ikwento sa amin? Nung nagja-jogging kami kasi, sabay kaming mag-jogging, sabay kumain, sabay training, sparring, kasi doon ako sa campo nila eh. Yung nakausap ko lang siya, yung, taga saan ka? Parang ganito. Ito ganyan. Yun, tinanong niya yung pangalan ko, taga saan ako, sir? Tapos, nung after ng laban, kinausap niya ako, kinongrats niya ako, tapos may bonus ka sa akin. Parang yun lang yung, kasi sir, actually, kahit kay sparring ko si Senador, mahirap makalapit o makausap yung pambansang kamao natin kasi dami nakapaligid, sir. Okay. At least may bonus ka. Pero sinasabi mo, medyo high caliber, of course, high caliber si Manny Pacquiao, pero yung laki nyo, yung diferensya ng laki nyo, magkaiba eh. Siya yung welterweight na maliit. 5'5 lang yata yan, 5'5, 5'6. Pero nahihirapan ka pa rin na naka-sparring. So, natuloy ako nabubugbog eh, kasi try sa week kami nag-sparring eh, Tuesday, Thursday, Sabado, lagi lang akong nabubugbog eh, kasi hindi ko pa alam yung style niya, sobrang bilis eh. Ah, okay, alright. Sobrang bilis lang dun talaga, pero, kasi kaya ako to tinasabi, kasi yung mga tao, of course, natural na makita si Manny Pacquiao na welterweight, pero hindi nila alam na itong si Manny Pacquiao, hindi yung height niya, yung laki niya, hindi talaga pang welterweight eh. Sa tingin mo, parang ano talaga yung pinaka-ideal na timbang kay Manny Pacquiao kung hindi pag-uusapan ng pera na akin, nasa welterweight? Ano yung pinaka-ideal? 135 kaya niya, sir. 135 to 140 Okay. Yun eh, yun talaga yun eh. Kasi kaya talaga kakaiba yung Pacquiao natin kasi, eh, no? Beast. Kasi nung tapos ng spa namin or tapos ng jogging namin, sinasabi niya, yung timbang ko kanina, ang liit, 130. Nagulat ako, 138 lang, tapos 147 yung lalaban. Hayop na yan. Kaya daw yung 135. Okay. Alright. Talagang ganun, eh, no? Iba yung galing ni Manny Pacquiao kahit maliit. Talagang kaya niyan tumalo ng malalaki. POWCAST Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.